Good evening, guys. Pag-usapan natin ngayon ang terminal fee refund. Okay, guys, gawin natin 'to na mabilisan. Sana makatulong sa inyo. Opo, lahat po ng OFW na tulad ko, qualified kayong makakuha ng terminal fee refund na 550 pesos. And by the way, guys, kung bago kayo sa channel ko, Papa Hari TV, please consider subscribing. Click niyo na po yung subscribe button and yung notification bell para lagi kayong updated. Matagal na talaga dapat wala to, yung terminal fee refund ng OFW. Pero dahil kasi may mga hindi sumasabay sa implementation, so yan ang kailangan mong alamin at itanong kung makakakuha ng terminal fee refund. So kung meron kang makuha, good for you. Kung wala naman, okay din, at least alam mo. Okay, sa palagay ko 3 years na ngayon simula nung in-implement yung batas na yan, na lahat ng OFW na tulad ko qualified na makakuha ng terminal fee refund. So pag-usapan natin ngayon kung ano yung requirements, saan ba ito makukuha, at sino yung mga qualified. Sino ang qualified makakuha ng 550 terminal fee refund? Ang qualified po, lahat po ng OFW. Mapabaguhan man, nagbakasyon, basta OFW na bumili ng ticket na included ang terminal fee, pwede nyo pong i-refund yan. Ang second question ay, ano ang requirements para makuha ang terminal fee refund sa airport? Ang requirements po, kung ano po ang hawak nyong mga dokumento before kayo mag-check-in, yun din po ang requirements. Ano-ano po yan? Number 1, passport. Number 2, boarding pass. Number 3, plane ticket. At kung ano po yung hawak nyong dokumento, pwede nyong i-present in case na may hanapin sila. Ang number 3 question ay, saan ba makukuha ang terminal fee refund? Okay, ito, napaka-importante nito. Dapat ganito gawin nyo. Before kayo mag-check-in, magtanong na kayo sa mga airport personnel kung saan kinukuha ang terminal fee refund. Dahil sa experience ko po, isang beses, umalis ako, nagbakasyon ako, nag-claim ako ng terminal fee refund. Ang departure ko po noon ay sa Terminal 1. That time, o sa Terminal 1 kasi, ang terminal fee refund is after immigration. Doon ka palang kukuha ng terminal fee refund. Last time naman, ang experience ko, ang departure ko, Terminal 2. So sa Terminal 2 naman po, ang terminal fee refund nila dyan, right after mag-check-in. So magkaiba. Kaya ang tandaan nyo, before kayo mag-check-in, magtanong na kayo sa mga airport personnel kung saan kukunin ang terminal fee refund. Dahil baka mangyari na after mag-check-in o after immigration, saka kayo magtatanong, tapos na pala, or yung place para mag-refund, nadaanan nyo na. So malaking abala po yan. Kaya tandaan nyo po, magtanong kayo before kayo mag-check-in kung saan ang terminal fee refund. So that, ma-prepare nyo na yung requirements at hindi kayo ma-hassle. Ayun, guys, pwedeng magbago yan anytime. Yung location ng terminal fee refund or yung requirements, pwedeng magbago yan anytime. Kaya ang importante, tatandaan ninyo, magtanong muna kayo before kayo mag-check-in sa kung ano yung requirements at kung saan yung location ng terminal fee refund, para mahanda nyo na yung dokumento at hindi kayo mabala. At importante, agahin nyo sa airport kasi sayang din yung 550 na terminal fee refund natin.
So there you have it guys, alam nyo na kung paano mag-claim ng terminal fee refund. Please give me a like, share and comments, at huwag kalimutan mag-subscribe. See you on my next video. Peace out!